Sa episode 7 ng One Piece ay nagsimulang hanapin nila Luffy, si Nami at Arlong. Makikita na nasa ibabaw ng isang barrel ang ulo ni Buggy na patuloy na salita ng salita habang nakikipagtalo kay Zoro, at sa huli ay isinilid ito ni Zoro sa isang balde. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang kanilang destinasyon at ito ang Kanomi Island. Dito ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay lumaki si Nami sa Coco Village. Nagalit kay Nami ang umampon sa kanya na si Belemir dahil ninakaw niya ang isang libro sa bookstore. Galit na sinagot ni Nami ang kanyang ina at sinabing ayaw na niyang maging isang mahirap at ayaw na din niyang palaging isuot ang pinaglumaang damit ni Nojiko. Sinabi rin niya na hindi niya kapamilya ang mga ito, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ina at sinabing natagpuan silang dalawa na magkasama matapos ng matinding pakikipaglaban ng grupo ni Belemir na isa palang marine laban sa mga pirata sa isang isla. Kahit sugatan, nagugutom at mamamatay na ay pinilit niyang mabuhay dahil kailangan niyang maalagaan at mabuhay si Nami at Nojiko. Sa kasalukuyan ay makikitang nakikipaglaro si Nami ng baraha sa mga tauhan ni Arlong, at pagkatapos makipaglaro ay nagpunta siya sa isang silid kung saan siya ikinadena ng 12 taon. Oh, you sell yourself too short, Nami. Marine base and pirate stronghold from here to the goal. True, but you're still a valued member of... Nagpasalamat sa kanya si Arlong dahil sa pamamagitan niya ay magagawa na nitong pagharian ang mundo. Alam ni Nami na wala siyang bahagi sa misyong ito at kailangan lang tuparin ni Arlong ang ipinangako nito sa kanya. Inutusan ni Arlong si Nami na kuhanin ang bayad sa mga mamamayan sa lugar, ngunit tumanggi siyang maningil doon. Sa pagkakataon na ito ay sinadya ni Arlong na papuntahin si Nami doon upang pahirapan ang kanyang loob dahil ang Coco Village ang lugar nila Nami. Makikita naman na dumating sa Barati si Garp kasama ang iba pang mga marine. Hindi nagsadya si Garp sa Barati upang hulihin si Zet dahil huminto na ito sa pagiging isang masamang pirata. Ang tanging pakay ni Garp ay upang tanungin ito tungkol sa kanyang apo na si Luffy, ngunit nagkunwaring walang alam si Zet tungkol kay Luffy kaya't inalok na lang niya itong kumain. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Coco Village at hindi nila alam na nandoon din pala si Nami. Mula sa malayo ay nakita nila si Nami na kumukuha ng kotong sa mga taga-Nayon. Mahirap lang ang village kaya't hindi nila maibigay ang kinakailangang pera. Tinanong siya ni Nojiko kung bakit siya nakikipagtulungan sa malupit na si Arlong. Pagkatapos kunin ang bayad ng mga taga-Nayon ay nilapitan niya sila Luffy at sinabing bakit sila naruroon, at sumagot naman si Luffy at sinabing hindi ganitong tao si Nami. Nag-alok rin ito ng tulong kay Nami na kung kailangan niya ng tulong ay tutulungan siya ng mga ito. Nagalit si Nami at sinabing hindi niya kailangan ng mga ito, at dagdag pa niya na kahit kailan ay hindi siya naging bahagi ng walang kwentang crew ni Luffy at ayaw na niyang makita ang mga ito kahit kailan. Gayunpaman ay kapansin-pansin sa kanyang mukha na masakit sa kanyang loob na sabihin ito kila Luffy. Nawala na ng pag-asa sina Zoro at Usopp kay Nami, ngunit ramdam nila Luffy at Sanji na parang may itinatago ito. Upang malaman ang tunay na dahilan ay kinausap ni Luffy si Officer Denzo ang tumanggap ng libro mula kay Nami noon. Sinabi nito na kausapin nila si Nojiko na nakatira sa taniman ng mga tangerine, at agad naman na nagpunta sila Luffy sa nasabing lugar. Pagdating nila sa bahay ni Nojiko ay sinabi ni Luffy na kaibigan at isang crew niya si Nami at gusto nilang tulungan ito. Sa kabila ng pagtutok ng baril sa kanila ni Nojiko, tanging si Sanji lang ang nakakumbinsi sa kanya na bilang kapalit ng kanyang oras at impormasyon ay ipagluluto niya ito ng masarap na pagkain. Kinagabihan ay makikitang dinala na ni Nami ang nakuha niyang bayad, at gusto niyang ipakiusap kay Arlong ang nagkulang na ibinayad ng mga taga Coco Village. Maya-maya pa ay biglang dumating si Captain Katsumi kasama ang mga marine. Itinatago nito ang kanyang masamang gawain sa pamamagitan ng pangungurakot ng pera. Sa ngayon ay marami nang nagagawang paglabag si Arlong, at bilang kapalit ay nanghihingi si Katsumi ng karagdagang lagay, kaya't inaya siya ni Arlong na pag-usapan na lang sa loob, at pinasama din niya si Nami. Nami? Let's go upstairs to discuss our business. Nami, join us! Nang tumagal ay ikinwento na ni Nojiko kila Luffy ang nakakalungkot na pangyayari ng atakihin ng mga pirata ang kanilang lugar. Ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay ibinalik ni Nami ang ninakaw niyang libro ng mapa sa isang lokal na opisyal. Kasabay nito ay biglang umatake sila Arlong kasama ang kanyang mga tauhan at sinabing sa kanya ang lugar na ito. Makikita na ibinaligtad nito ang isang kubo, at makikita na nagkakagulo ang mga taga-Nayon. Dahil dito ay nagtatakbo silang mag-iina at pinagtago sila sa silong ni Belemir, ngunit sa kasamaang palad ay nagpunta si Arlong sa kanilang bahay at binuksan nito ang pinto.
Humingi ito ng bayad sa kanilang ina na 100,000 berries para sa kanilang kaligtasan kada tao. Dahil sa tatlong plato ay nalaman ni Arlong na tatlo silang nakatira doon. Nang sakali ni Arlong si Belemir dahil nagsinungaling ito ay biglang lumabas si Nami upang iligtas ang kanyang ina. Dahil walang maibigay na bayad para sa dalawang anak ay sinakripisyon nito ang sariling buhay upang hindi patayin sila Nami. Pagkatapos sabihin na mahal niya ang kanyang mga anak ay binaril na ito ni Arlong. Sa kasalukuyan ay nagpunta sa labas ng bahay sina Luffy at Zoro. Nag-usap ang dalawa sa bubungan at sinabi ni Zoro na huwag magtitiwala kina Nami at Sanji. Ngunit alam ni Luffy na maaaring may dahilan si Nami kaya niya ginagawa ito. Samantala ay binigyan ni Arlong ng malaking halaga ng pera sina Katsumi at ipinahiya niya ang mga tao sa pang-aalipan sa kanila at nagpasya na gumanti sa mga tao kaya't ang kinuha na lang ni Katsumi ay ang kalahati ng napagkasundoan nilang pera upang hindi na siya madawit sa paghihiganti. Sa pagkakataon na ito ay sinamantala ni Nami ang pagkakataon na sabihin kay Arlong na tuparin ang kanyang pangako dahil babayaran niya ito ng 100,000 berries. Pagkaalis ni Nami, sinabi ni Arlong sa kanyang tauhan na tawagin ulit si Natsumi. Sa Barati naman, habang nag-i-inhuman sina Kobe at Helmeppo ay sinabi ni Kobe ang lahat ng sikreto niya dito. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang bartender at sinabi nito ang lugar kung saan nagtungo sila Luffy at nang malaman ito ni Garp ay agad na nagtungo sila sa Kinomi Island. For the Kinomi Islands. Aye, sir. Garp, you have to know when it's time to let them go. Change is coming whether you want it or not. Kinagabihan ay ipinakita si Nami na may hinuhukay malapit sa libingan ng kanyang ina. Kinuha niya mula dito ang isang kahon at pagkatapos ay biglang dumating si Nojiko at hinampa siya nito ngunit nagawang makaiwas ni Nami sa kanyang pag-atake. Sinubukan ni Nami na magpaliwanag dito ngunit hindi ito handang makinig. Nang matamaan ni Nojiko ang kahon at nakita nito ang mga kayamanan, kumalma ito at handang makinig kay Nami. Isang nakaraan ni Nami ang muling pinakita. Pagkatapos mamatay ng kanilang ina ay nagpunta ito kay Arlong at sinabi niya na gusto niyang maging crew nito. Nagduda sa kanya si Arlong dahil siya ang pumatay sa ina ni Nami. Tinanong niya ito kung bakit gusto niyang sumama sa kanila pagkatapos ay ipinakita niya ang isang mapa na kanyang iginuhit na nagpapakita ng kanyang kakaibang galing. Nang tingnan ni Arlong ang mapa ay agad siyang ginawa nito na tauhan. Ngunit may kondisyon si Arlong na palalayain nito ang Coco Village kapag nakapagbigay na si Nami ng 100,000 berries. Because you have something I want. I told Arlong I'd work for him on one condition. For 100,000 berries. Nagsimula si Nami na gumawa ng mga mapa at nag-ipon ng ipinangako niyang halaga. Nang malaman ang katotohanan ay nagsisi si Nojiko dahil palagi siyang nag-iisip ng mali kay Nami. Hindi rin maayos ni Nami ang hindi nila pagkakaintindihan ni Nojiko dahil ayaw niyang makagulo at madamay ang mga tao. Ilang sandali pa ay biglang dumating sila Natsumi at kinuha nito ang lahat ng kayamanan at mga pera dahil ninakaw lang ni Nami ang mga ito. Alam niya ang kabuoang halaga ng kayamanan dahil sinabi sa kanya ni Arlong. Hindi na nagawang pumalag pa ni Nami dahil pinigilan siya ni Nojiko. Alam ni Nojiko na papatayin siya ng mga ito kung kukunin pa niya ang kayamanan. Nang makaalis na ang mga marine ay hinabol sila ni Nami ngunit wala na ang mga ito. Dahil sa matinding galit ay sinaksak ni Nami ng ilang ulit ang kanyang braso na tinatuan ng tauhan ni Arlong. Maya-maya pa ay bigla siyang pinigilan ni Luffy at nakita nito ang kanyang kaawa-awang kalagayan. I told you to get the hell out of here. Then leave. Umiiyak na hiniling ni Nami kay Luffy na tulungan siya nito. Kaya't inilagay ni Luffy ang kanyang sombrero kay Nami at saka sumigaw ng malakas si Luffy na tutulungan niya si Nami at nangako si Luffy na gagawin niya ang lahat. Pagkatapos ay napaiyak na si Nami at nagpasya na si Luffy na hindi siya magpapakita ng awa kay Arlong. Samantala ay nakita naman ni Sanji na nasusunog na ang Coco Village dahil nagsimula na itong atakihin ng grupo ni Arlong.